ating paghahanda ay tayo ay magninilay na tungkol sa ibig sabihin ng biyayang natanggap ng ating parokya, no? Yung pontifical coronation at band of spiritual affinity sa Papal Basilica of St. Mary Major sa Roma, no? Ang ating po nga speaker ay hindi na iba sa atin, no? Noong tayo po ay nagsimula ng process of preparing the petition para isubmit sa Roma, siya po ang isa sa mga tumulong para i-organize, no, yung mga documents, no, na kailangang ihanda, no? At hindi madali yung kanyang ginawa, no? At talagang isa siya sa mga biyaya na ibinigay ng Diyos sa ating parokya, no? Kaya ngayon po ay aking pong tatawagan si Brother Kendrick Ivan Panganiban upang magbigay ng kanyang pagninilay para ngayong gabi. Palapakan po natin si Brother Kendrick. Magandang agabi po sa inyong lahat. Pakibati naman po yung katabi ninyo ng magandang gabi. Okay. So tayo po ngayon ay nasa nobenaryo. Tayo po ay naghahanda para po sa inyo pong pagdiriwang po ng piyesta. At ang nakatutuwa po ay kaalinsabay po nito yung inyo pong paghahanda para po ang inyo pong imahe ng Mahal na Birhen ay magawaran po noong pontifical or canonical coronation, at ang inyo naman pong simbahan ay magawaran po noong titulo na affiliate church ng Basilica ng Santa Maria Maggiore. Alam niyo po, ito po ay nagsimula lang po talaga sa ni Father Johans. Pero alam naman po ninyo, mabubuting bagay po ang pinagkikwentuhan. Maganda po ang nagiging unga. Amen. Kaya po, ang number one lesson po sa atin, huwag po tayong maging marites. Kasi kapag naging marites po tayo, wala pong naibubungang maganda. Puro pangit. Okay. So, ngayon po, meron po akong i-represent po sa inyo. Dalawa po yung PowerPoint. Dalawa po yung titulo po na atin pong tatalakayin po sa gabi po na ito. So, yung una po ay yung tungkol po sa pagkukorona doon sa Mahal na Birhen. Yung pangalawa po ay para po doon sa affiliation po ng simbahang ito. Kasi alam po natin, medyo marami po itong mga ito. Kailangan po nating himay-himay. Ano po ba ang ibig sabihin nito para sa inyong taga Muntinlupa? Dahil mula po dito, doon po natin mauunahin po ba yung magiging responsibilidad natin sa mga darating po na panahon. Kasi buod po sa meron po kayong corona para sa Mahal na Birhen, meron din po kayong bagong titulo para sa inyong simbahan, itong Diocesan Shrine of Our Lady of the Abandon. So, itong unang talk ay tungkol po doon sa mga canonical and episcopal coronation. So, sa pagdaan po kasi ng panahon, medyo marami na po tayong mga naitaguyod po na ganitong uri po ng mga coronation. At isa nga pong nakakatuwa po ay noong pong nakaraang taon, tama ba, last year lang po, no, Father? Last year po ay nagsumiti po ito tayo. Ito pong nakikita nyo pong mga miyembro po na ito. Mga nakaputi. Karamihan po ata sa kanila ay nandito. Taas nga po yung kamay. Sino po ba yung mga nasa picture? Taas ang kamay. Ayun! Mga talaga nga naman, no. So, ayan po sila. Sila po yung members po nung committee po na nag-asikaso po nito noong pong nakaraang taon. Tapos po, ito po ay ipinakita po natin, ipina-examine po natin sa ating mahal na obispo, Jesse Mercado, at kanya naman po itong in-endorse. Kaya po, naipadala po natin ito sa Roma. Para nang sa gayon ay magawaran po ang inyo pong banal na imahe ng Mahal na Birhen ng Pontifical Coronation. So, in-announce po ito noong nakaraang taon. So, sabi po dito sa anunsyo,
So, sana siya? Okay na ba? Bumalik na ba? Ayan. So, yung inyo daw pong simbahan ay meron pong special bond of spiritual affinity. At yung imahe naman po ay nabigyan po ng coronation. So, isang biyaya para sa simbahan, isang biyaya para sa patrona. Ngayon po, ang unang tanong, ano po iginagawad itong mga coronation po na ito? So, ayon po doon sa dokumento po ng pagkukorona ng mga imahen noong pong 1975, ang binibigyan po ng coronation ay yung pong mga imahe po ng Mahal na Birhen. Okay. Dati po kasi meron din pong iba na mga imahe na pwedeng koronahan like St. Joseph, Santo Niño. Pero ngayon po medyo nilimit na po kasi para hindi masyadong marami. Nakapokus na lang po sa paggawad ng mga korona sa imahe Birheng Maria. Ngayon, ang tanong, di po ba si Maria po eh nasa langit na? Di po ba siya po eh kinoronahan doon? Kaya nga po ang ating fifth glorious mystery ay ang Coronation of the Blessed Virgin Mary. So ang tanong po sa atin ay ito, kung meron na pong ganoong nangyari, bakit pa po natin siya kailangan koronahan ngayon? So ito po ba eh nakadagdag kung sa ano pong meron siya? Ang sagot po doon ay hindi. Kung ano po ang nangyari sa kanya nung coronation, yun na po iyon. Ngayon ang tanong, bakit po kailangan koronahan? O yan, yan doon tayo pupunta. Sapagkat doon po natin nakikilala yung kanyang pagiging ina, pagiging patrona, at pagiging reyna. So, kung titignan po natin ng mabuti, yung pagkukorona is not much about the Blessed Virgin Mary. But it's actually about our love for the Blessed Virgin Mary. It's not really about her. It's actually about us. Our love, our devotion to the Blessed Virgin Mary. Na sa pagdaan po ng panahon, in 160 years ng pag-ira ng bayan po na ito, nagkaroon po ng natatanging pagmamahal yung mga tao dito sa patrona na ang pangalan ay Inang Mapag-ampon. Kaya kung titignan po natin, yung corona po, sino po ang nag-alay ng corona? Sino po ang nag-alay ng corona? Kayo! Kanino po nanggaling yung corona? Sa taong bayan. Kasi kayo po ang nag-contribute niyan para po ialay sa Mahal na Birhen. So ito pong corona nito, it is the symbol of love. The love of the people. It is a symbol of devotion. Devotion po nino? Ninyo. And ultimately, it is something that we present as our pride na ating pong pinagmamalaki na tayo po ay nagmamahal sa Mahal na Birhen. Amen? Palakpakan naman po natin ang mga taga-Muntinlupa. So makikita po ninyo, meron pong imahen ng Mahal na Birhen at daladala po niya ang sanggol na si Jesus. Makikita po ninyo sa May 12, kapag yung inyo pong imahen, ang una pong kokoronahan ay yung Santo Niño. Pagkatapos po noon, kokoronahan po yung Mahal na Birhen. Bakit po ganun? Kasi po, alam po natin sa turo ng simbahan na ang pagkareyna ni Maria ay hindi magaganap, hindi mangyayari, hindi mag-iiral kung hindi dahil sa pagiging hari ng ating Panginoong Hesukristo. Everything that she has, the singular privilege of the Virgin Mary, always originates and comes from Christ. Kung wala po si Jesus, wala pong corona. Kaya po nakikita po natin, doon po nang gagaling yung ating pagmamahal sa Mahal na Birhen.
So ibig sabihin, ang bawat isang deboto ng Mahal na Birhen ay alagad at nagmamahal kay Jesus. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Sana po maniwala po kayo doon. Kasi po, mahirap po na maging deboto ng Mahal na Ina, pero hindi naman mabuting Kristiyano. Di po ba? Parang napakahirap naman po noon na tayo po ay mga deboto, pero hindi naman po mabuting Kristiyano. Kaya po dapat po, alalahanin po natin yon. Bahagi po ang pagiging mabuting Kristiyano ng ating pagiging deboto. Okay. Sa kasaysayan po ng simbahan, nagkaroon po ng dalawang uri nitong Marian Coronation. Yung una po, yung tinatawag na canonical, pero ngayon po, gusto ko na tinatawag na pontifical. Para talagang ibang iba. Para very specific. Pontifical coronation, tapos yung episcopal coronation. So, yung episcopal coronation, madalas rin po itong ginagawa sa iba't ibang diocese. Pero hindi na po ninyo ito ginawa. Bakit? Kasi po, noong pong, di ko po maalala, noong taon po, 2013 ba yun, Father? Naideklara po pala ang inyo pong patrona bilang patroness of Muntinlupa. Although this is a government grant, ito po ay kinilala naman po ng simbahan. Kaya nga po ang sabi po namin ni Father, dapat po pala ang maging practice ay kapag May 12, hindi lang po ang parokya ninyo ang nagse-celebrate. Dapat ang nagse-celebrate lahat po ng parokya ng Muntinlupa. Kasi siya nga po ang patrona ng lungsod ng Muntinlupa. Ngayon po, sa ibang mga diocese, nagkakaroon po pagkakataon na merong ganito. Na yung obispo, yung diocese mismo, sila po ang nagkilala sa Mahal na Birhen bilang patrona, isa sa mga patrona ng diocese. Kaya nagkakaroon ng episcopal coronation. So from the word itself, episcopal, it is sabihin, sino ang nagbigay? Okay, ang obispo po ang nagbigay. Bishop. Ngayon po, yung sinasabi po nating pontifical coronation, so malinaw na malinaw po, ang naggawad po nito ay ang Santo Papa. Ngayon po, bakit po mahalaga yon na Santo Papa po ang nagbigay? Kasi po, marami pong mga debosyon sa Mahal na Birhen sa iba't ibang panig ng mundo. Dito nga lang po sa Pilipinas, ako po ay nabibigla. Kasi po, from time to time, nagkakaroon po tayo ng mga pontifical coronations. Nasa 50 plus po ata, kung di po ako nagkakamali. At dito po sa Diocese of Parañaque, ilan po ang pontifical crown image? Ano-ano po yun? Ano-ano po yun? Buen Suceso, Mary Help of Christians, at saka po ito. So yan, so tayo po ay talagang pinagpala po na meron po tayo nitong iyayang ito. At kaya po ito nagiging opisyal ay dahil po bukod po dun sa dekreto na iginawad po ng ating Santo Papa, ay meron po mismong act, the act of the coronation. So nagkaroon po ng rito na ginawa po ng 1975 or 76. Tapos ngayon po meron itong 1981 edition, yung Ordo Coronandi Imaginem Beate Mariae Virginis. So the order of the crowning of the images of the Virgin Mary na pinroduce po ng Pontifical ng Congregation for Divine Worship and Discipline of the Sacraments. So yun po yung kaul ng Roma. So sa liturgy and sa worship. So sa gaganapin po ninyong pagdiriwang po sa May 12, meron pong lalabas na papel. Ibabasahin, iaangat, mahalaga po yun. Yung halagang binasa, mahalagang inangat. Bakit po? Kasi yun po ay patunay na nakita po ninyo. Na na-present po sa inyo. Di po ba? Kasi yung magkaroon ka ng dekreto, that is the canonical requirement. Ngayon, yung makita ito ng mga tao, maipresenta ito sa inyo, yun po yung liturgical
requirement. So, hand in hand po ito, yung canonical and yung liturgical. So, ang itsura po noon ay ganito. So, ganyan, ayan. So, for a pontifical coronation, the parish needs a decree from the Holy See na pinirmahan po ng prefect ng Congregation for Divine Worship. So, kailan nga po ulit natanggap yun natin? Last year, no? Noong July po, noong nakaraang taon. So, yun po, ang una pong bugso. Tapos po, pagkatapos ng ilang linggo, dumating po yung pangalawang bugso. At yun po yung Special Bond of Spiritual Affinity. So, mamaya po yung isang yon. Dito muna po tayo sa coronation. So, kapag naman Episcopal coronation, so ayan, meron naman dekreto galing sa bishop. Ano-ano po ba ang atin pong ginawa para po tayo po ay magkaroon ng ganitong privilege or biyaya? Kasi baka po hindi po natin alam. Dapat po alam natin. Ano-ano po ba yung mga kinailangan nating gawin o patunayan sa pagdaan po ng panahon? Alalahanin po natin, ilang taon na po kayo? 160. So, sa pagdaan po ng panahon, tayo po ngayon ay meron po mga bahagi ng kasaysayan at mga patunay na kayo po ay nagawaran po ng ganitong biyaya. So, nagkaroon po ng mga sulat at saka po ng resolusyon ng Parish Pastoral Council. Tapos, nagtatag na rin po tayo ng tinatawag natin na Shrine Ministry. Sino-sino nga po yung Shrine Ministry? Taas po ang kamay. Ayan. So, dito na po yun. Sino pa? Ayan, okay. Bakit po kailangan ng Shrine Ministry? Kasi po, hindi na po kayo pangkaraniwang simbahan. Kasi kayo po ay shrine. Kayo po dapat ay lugar ng pilgrimage. At meron po dapat mga tao na nakahanda para po i-welcome at bigyan po ng pastoral care yung po mga tao, yung mga dumarayo mula sa iba't ibang lugar. Paano na lang po mangyayari, mga kapatid? Pag minsan po, meron pong hindi po taga dito, pumunta po sa simbahan ninyo. Nakita po nila yung simbahan madumi. O yan, di ba? So, magugulat sila. Hindi na sila babalik dito. O kaya naman po, may na-encounter po sila dyan na parishioner. Pasok po nila ng simbahan. Naku, ayoko nang bumalik doon kasi sinungitan po ako noong pong mga parishioner. Kaya po, kayo po mag-ola, awal, masungit. Okay ha? Kasi kayo po shrine. Tao sa shrine po ay dapat laging mabait. Hello, welcoming. Ano-ano pa po yung ating nakita? May official profile po nung imahe. So, sinaga po ng ating pong parokya, ng ating parish priest na ma-restore itong imahe. Diba napansin nyo, hindi naman siya ganyan kaganda noon? So, talagang sinaga po ito para siya po ay mabigay ng the best ng kanyang itsura, the best look for our patroness. Tapos, kinolekta po natin, dinocument po natin, lahat po ng mga, nakolekta po niya ng mga items. Doon po sa ginawang documentation, mga wig, corona, damit, iba po, no? Sana nga po, sa pagdaan po ng panahon, eh magkaroon po kayo ng museum. Kasi para pangalagaan ang mga gamit ng mahal na Birhen. Kayang-kaya ni Father Jokats yan. Okay. Next, devotional material. So, nagkaroon po kayo ng nobena. Ba, may nobena po tayo? Okay. Lahat kayo. Uuwi nyo ba? Baka naman hanggang dito nyo lang pinadasal yan. Hanggang bahay po. Kasama po. Ayun. Doon na tayo nagkatanungan. So, dapat po kapag nagdarasal po tayo ng mga nobena, ng mga dasalan, kasama po natin yung ating mga kapamilya.
Paano po natin sila mahihi kahit maging deboto kung tayo po mismo hindi nagtuturo sa mga bata kung paano magdasal? Di po ba na-relaunch po yung ating confraternity? Taas po ang kamay ng confraternity. Taas po kamay. Tanong ko po sa confraternity, ano po ang edad ng pinakabatang miyembro ng confraternity? Ayan na. Ano po ang edad ng pinakabatang miyembro? Okay. Sana man lang po, gayahin po natin yung Legion of Mary. Merong senior, pero meron ding junior. Bakit? Kasi po, mga kapatid, ang mga kabataan po, totoo po yan, sila po talaga ang pag-asa ng simbahan. Karamihan po sa mga nakakatuwa at creative na mga programa ngayon sa mga parokya, magugulat po kayo, ang nag-isip po ay kabataan. Kasi po, kailangan po natin tanggapin na sa may bahagi po talaga ng ating buhay na tayo po ay kailangan pong magparaya. Nandun po ang buhay ng simbahan. Testimonies. Ayan, testimonies. Ilan ba yung nakolekta nating testimonies? Parang 100 na po ata yun, ano? Oo, nasa ganun, ano? Marami. Ano po yun? Mga kwento ng debosyon. Actually po, meron pong magkaibang paraan para po mapatunayan po na may mga deboto. Yung isa po ay yung meron pong signature campaign, nagpapapirma po kayo. Kaso po, alam po natin, COVID. Diba? COVID eh, mahirap na. So, ang ginawa po natin, talagang naghanap po tayo ng mga tao na magsusulat, magkikwento, nung kanila pong mga debosyon. Kung paano po sila naging deboto ng Mahal na Birhen. Yun po yung pagiging mabuting marites. Kapag ang kinwento mo ay yung ikagaganda ng buhay ng mga tao. Hindi po yung ikapapangit ng buhay ng ibang tao. So yan po, yung testimonies po natin. At ito po ay nagbigay ng patunay na marami pong nagdedebosyon dito sa Birhen ng Muntinlupa. Nakakatuwa nga po, noong unang pumunta po ako dito, sabi po nila sa akin, iba daw po yung pagkakatawag ng birhen dito kasi sa ibang lugar daw po, ina ng mga walang mag-ampon. Dito daw, very positive. So, inang mapag-ampon. So, ang tanong ko po sa inyo, yung inyo pong patrona mahilig pong mag-ampon. Ano po ibig sabihin ng mag-ampon? Hindi naman po talaga adopting a child, pero na lahat ng tao ay atin pong tanggap. Lahat po ng tao ay atin pong wini-welcome. Wala po kayong isinasantabing tao. Yun po ang ibig sabihin ng titulong inang mapag-ampon. Kaya po mga kapatid, sana po tanggapin po natin ang lahat ng mga taong nangangailangan ng tulong ng Diyos. So this is not just about us being devotees of the Blessed Mother, but having a fruit. Diba yung devotion po kasi natin, para po yung binhi. Itinanim po sa bawat isa sa inyo. Lahat po kayo dito ay may kwento kung paano po kayo naging deboto. Pero ang magiging tanong po sa ating lahat mga kapatid, lalo na po pag nasa sa kabila na po tayo, ay ito. Tayo po ba ay nagkaroon ng mabungang debosyon? Paano po yung pagiging mabunga ng debosyon? Kung yung debosyon po natin ay nagkaroon ng bunga na kung saan nakikita natin na natulungan po pala natin yung ating
kapwa. Kasi yung devotion, it does not just become a personal devotion. Pagdating ng araw, habang ikaw ay nagkikwento, habang ikaw ay nagsishare ng pananampalataya mo sa ibang tao, hindi lang ikaw yung nagkakaroon ng devotion, pati ang kapwa deboto ninyo. So yan po, no? Lahat po yan ay makikita po natin dun sa mga nakolekta po na ito. So, napaka-technical po nung iba, no? Like yung letters, ayan, mga profiles, mga patunay na sa inyo po talaga yung imahe na yan. Kasi po, meron po sa ibang parokya, minsan nagkakaproblema po sila kung kanino po talaga yung birhen. So, at least po, napatunayan po natin na sa inyo po talaga iyan. Tapos, meron po mga materials like nobina, estampita. Lahat po ba kayo may estampita? Okay, no? Pinamimigay nyo po yun. Dapat kahit saan po kayo mapunta, pinamimigay nyo yun. Kahit po nasa Batanes po kayo o nasa Hulo po kayo, dapat may dala kayo. Para yung po mga taga roon, kapag nakita po nila yung stampita, sila po ay na-inspire, pumunta po sila dito sa Muntinlupa, ano? Tapos nandiyan po ang hymn, mga prayer book, mga bagay na dinonate sa Mahal na Birhen. Siyempre po, pinakamahalaga rin po dyan yung confraternity. Sila po kasi ang tutulong sa atin para maging mabuting deboto. So, kailan nga po ulit ang ating day of devotion? Every first Saturday. So, sana po yung ating mga confraternity every first Saturday, tulungan po natin ang ating community. Dapat po puno po yung, ano po yung puno? Simbahan. Baka naman po, ang laman lang po ng simbahan during first Saturday, eh yung mga confraternity lang. Ang trabaho po ng confraternity ay manghikayat pa po ng mga tao para maging deboto din po sila ng Mahal na Birhen. Kaya nga po, hindi lang po sapat na meron po tayong mga senior members. Kasi alam po natin, hindi po natin lahat yung kaya. Kailangan po natin ng junior members. Opo, para po tuloy-tuloy po ang buhay. Hindi lang po sapat na may membership. Dapat po merong formation program. So, sana po meron po ang ating confraternity. Kahit buwan-buwan ba, meron ba kayo? Or every other month? So, para po talagang mabunga po yung devotion po ninyo. So, kailangan po natin ng formation. Tapos po, pagdaan po ng ilang taon, makukolekta na po ninyo itong mga ganito. So, yung mga form. Ayan, nangolekta po tayo ng ganyan nung nag-apply po kayo. Pero, ang tanong, eh kapag ba nag-a-apply lang kayo, dapat may ganyan? Hindi. Dapat po tuloy-tuloy po iyan. Tuloy-tuloy dapat po kayo nagko-collecta ng mga stories, mga testimonies of the faith and devotion to Our Lady of the Abandon. Ngayon, kayo po ay naaprobahan at kayo po ay naghahanda. So ano po ang mga makikita po ninyo sa pagdiriwang po na iyon noong inyong coronation? Siyempre po, yung corona. Kaya nga, may coronation dahil mayroong corona. Nandiyan na po ba yung corona po? Ako, nakakatuwa naman po. Alam po ninyo, marami na po akong nakitang mga canonical crown ng Mahal na Birhen. At meron po laging common denominator yung mga koronang ito. Hindi po siya basta-basta. Bakit? Dahil yung devotion ninyo ay hindi rin po basta-basta. So, yung corona ay maganda, precious, may bigat. Dahil nire-reflect po dapat ng koronang yon yung bigat at lalim ng devotion ng mga tao. That is the purpose of that. At makikita po ninyo, hindi lang po isa, dalawa. Dahil meron din pong corona si Baby Jesus, ang ating Santo Niño. Tapos makikita po nyo doon, meron pong mga symbols.
So yung symbol ng Santo Papa ay nandun para patunay na ito po ay pontifical coronation. So meron din po itong minsan nagkakaroon po ng historic elements. Hindi ko po alam, depende po sa nag-design. Hindi ko po kasi nakikita, kaya hindi ko po masasabi kung ano po yung itsura niya. Ngayon po, ano po yung mangyayari? So magkakaroon po ng rite of coronation. Base po dun sa libro po na sinabi ko sa inyo, yung Ordo Coronandi, or the Order of the Crowning. At syempre po, hindi po pwedeng walang misa. Bakit po mga kapatid? Kasi po, ano po ba ang purpose ng isang devotion? Why do we have devotions in the first place? Because a devotion, ang devotion, nagdadala po dapat sa atin sa simbahan. Kaya nga po, nakakapagtaka kapag kayo po ay nagdeboto, kayo po ay nagnonobena, nagpuprosesyon, naggagayak, hindi naman po kayo nagsisimba. Kasi all of the devotions are means, pamamaraan, to an end. At ano po yung end? Na kayo po ay mapabilang, maglingkod, at masama dito sa simbahan. Essential po yun. Doon po kasi natin nakikita kung ang debosyon ay nagbibigay ng pagpapanibago. Kanino? Sa inyo. Kung kayo po ay mas nagiging mabait na Kristiyano. Doon po natin makikita yan. So, what are the effects? Yan. What are the effects? Kasi po, kadalasan po, napabalitaan po natin sa internet, sa TV, sa radyo, o sa ano pa mang media, o nagkaroon ng coronation dun sa Muntinlupa, nagkaroon ng coronation dun sa Tarlac, nagkaroon ng coronation sa Paranaque. Ano na nangyari pagkatapos nun? What's next? What happens after? Kasi yun po ang kadalasang nakakalimutan ng tao. Ang naaalala na lang ay yung nakoronahan na. Pero hindi naaalala, ano ba ang gagawin pagkatapos makoronahan? So, tingnan po natin. Una, a greater responsibility to promote the patroness. Kaya nga po, nakikita po ninyo, umiikot po yung pilgrim image ng Our Lady of the Abandon ngayon sa iba't ibang mga parokya dito sa lungsod. Nakakailang parokya na po kayo, Father? 3 out of 12. So merong ilan pa? 9. Kayang-kaya niyo yun, o, di ba? May 9 pa. Baka naman pagkatapos ng piyesa, nakalimutan niyo na yung Siam. Ngayon po, kayo po ay diocesan shrine. Simula po nung naging diocesan shrine na po kayo, hindi lang po kayo para sa parokya ng Ola. Ilan po ang chapel nyo? 7, 10. O hindi na lang po kayo para dun sa 10 chapel na yon. Para na po kayo sa buong diocese. Kaya nga po, diocesan shrine. So ito pong imahe po na inyo, ay hindi lang po iikot dito sa Muntinlupa. Ang goal po natin ay maikot po ninyo ang buong diocese muna, tita. Ngayon, kapag naikot nyo na yung buong diocese, saka po kayo umikot ang buong Pilipinas. Unahin mo muna yung diocese. Wala, kuwawa naman yung mga taga rito. So nakita po ninyo, ngayon, ito, latest tong picture na to, kahapon lang to. Yung pong pilgrim image ng Birhen del Rosario ng Urani. Alam niyo ba kung nasa Urani? Bataan. So, nandun po siya ngayon sa Manila Cathedral. Parang 5 days, tas after 5 days ay doon naman kay Padre Reggie Malikdem sa Makati, sa Mother of Hope. So, ano po ibig sabihin yan? Dapat po umiikot ang inyong patrona. Pangarap po namin ni Father Jokads, sana makarating po siya ng saan? Ng Antipolo.
Kasi po ngayon po ay pilgrimage season ng Antipolo. So, mula po yun Mayo hanggang Hulyo. Kaya sabi ko po kay Father, nako, magsulat ka na ng request letter. Tara na, dali na po natin siya sa Antipolo. Kasi po tayo po ngayon ay talaga nagpapasalamat dahil ang Antipolo po ngayon ay hindi lang po pambansang Dambana, kundi... Okay, ano yung Tagalog nun? Ayun, pandaigdigang Dambana. Amen. Sunod po. So, ano po dapat ang gawin pa natin pagkatapos makoronahan? Pangalawa, a pastoral opportunity to create programs in the community with a Marian character. So, may mga programa dapat tayo na ilulunsad dito sa parokya na may kinalaman po dun sa debosyon. At paano po tayo makakatulong? Di ba po, noong pong pandemic hanggang ngayon, meron po kayo nung, ano tawag dyan? Hapag ng inang mapag-ampon. So, hanggang ngayon lang po ba yon? Hindi. Dapat po ay continuous. Yes, dapat tuloy-tuloy po iyan. Kasi kapag hindi po yan nagtuloy-tuloy, edi ano na nangyari sa mga abandoned? Diba, ang goal po natin ay alagaan ng mga abandoned. Parang nung last year din po, nung nagbigay ako ng talk sa inyo, ang isa rin pong pinangarap po natin, di po ba tayo po eh, Our Lady of the Abandoned? Eh, nasaan po ba yung pinakamaraming abandoned sa lungsod na ito? Believe it. Nagkaroon na po ba tayo ng programa para po magabayan o kaya po matulungan yung mga taong nasa bilibid? So yun. So ituloy-tuloy po ninyo yun. Dapat po mas ma-intensify pa. Dapat po na-involve yung mga kabataan. Kasi may mga bagay po na para sa tingin po natin ay sapat na, pero meron ding mga bagay na pwede pa po nating lalo pang palakihin, payabungin, pasiglahin. Di po ba? Next. We establish a diocesan or national pilgrimage of the patroness. Medyo konektado po ito dun sa una, pero ano po yung ibig sabihin yan? Na yung pong pagbisita, eh hindi na po seasonal. Dapat po siya po ay regular. Dapat po meron na pong programa. So, yung pong pagbisita po ni Father at noong pong birhen sa mga parokya, eh, hindi na po dapat sana tumigil. Kasi po, the more parishes, churches, the patroness visits, the more people will be interested to come here sa inyo pong lugar. Kasi syempre po, ito pong Muntinlupa, medyo ano rin po ito. Hindi rin po siya very accessible. Meron pa po yung mga iikutan. Parang kanina ako, nag-Susana Heights pa ako, kung ganun. Nag-Skyway ako kasi natatakot ako maliit ako. So, kailangan po ay magkaroon ng awareness. Kampanya po ito para mas lalo po maging aware yung mga parishioners sa ibang mga lugar. Di po ba kung makita po ninyo, oh, ito po, Our Lady of the Abandoned din po ito. Replica po ito nung Ola sa Marikina. So, si Birhen ng Marikina ay may sariling mobile. So, magkakaroon ba kayo ng sariling yung mobile? Kaso medyo maliit eh. Pwede na siguro yung golf cart. Joke lang. Oo. So, yan po, no? Sana po magkaroon po tayo ng ganyan. Tapos kung makikita po ninyo, yung pong kasama po ng Birhen, oh, sila po ay mga, ano po, kabataan. Kasi tinuturuan po natin yung mga kabataan para sila po ang magtaguyod yan sa pagdaan ng panahon. Amen? Okay, so yung confraternity tsaka shrine ministry, no, maghahanap na po kayo ng junior members. Panghuli, encourage more people to imitate the virtues of the Virgin Mary. Kasi po, marami po tayong external practices, marami po tayong mga devotions, marami po tayong mga dasal.
Pero ang pinaka-importante po sa lahat, mga kapatid, at ang pinaka-magugustuhan ng mahal na Birhen para sa bawat isa sa atin ay ito, na yung devotion po natin ay nagdulot ng pagbabago. Kung tayo po ay deboto, pero hindi naman po tayo naging mabuting tao, ano po ang naging saysay ng ating devotion? O yan, kayo na may sabi niyan ha. Kaya po, sa darating pong taong ito, ang pangarap po natin, maiwasan, mabawasan ang pagiging marites. Okay, no? Mabawasan ang pagiging marites. So yan, no? Dahil po, yan po ay hindi gusto ng mahal na ina. Ang gusto po ng mahal na ina, tayo po ay maging mga masunurin, mababait, at mapagmahal na mga Kristiyano. So, yun po yung first presentation. O, punta na tayo dun sa second presentation. O, di ba? Mayroon po tayong dalawang talk na pinagsama sa isa. So, yung imahen ay na makokoronahan. Ngayon, yung simbahan naman, itong inyo pong dambana, ay magkakaroon po ng special blessing. At yun po yung tinatawag na special bond of spiritual affinity. Medyo mahaba. So, doon na lang po tayo sa mga salitang spiritual affinity. Pakiulit nga po. Okay. Ano ba ibig sabihin nun? So, bago muna po natin maintindihan kung ano yung spiritual affinity, alamin muna po natin, eh, sino bang simbahan ang nagbigay niyan sa atin? Di po ba? So, ito pong nakikita po yung simbahan na nandyan po sa ating screen. Yan po yung Papal Basilica of Saint Mary Major. Or sa Italian, Santa Maria Maggiore. Pakulit nga po. Okay. Saan po matatagpuan? Sa Roma. Bakit po mahalaga yung simbahan na yan? Sapagkat yan po ang una at pinakamalaking simbahan ng Mahal na Birhen sa lungsod ng Roma. So, isa po siya doon sa apat na pinakamatataas na simbahan sa buong mundo. Yung tinatawag po nating Major Basilica. Pakiulit nga po. So, apat lang po yung Major Basilica. Yung isa, alam na alam po natin, yung St. Peter nasa Vatican. Next po ay St. Paul outside the walls. Sunod po doon yung Katedral po ng Roma, yung Archbasilica of St. John Lateran. Tapos po, panghuli po ito, yung pinakamataas na Marian Church, which is Santa Maria Maggiore. Ngayon po, meron po ditong natatanging imahe. Yung pong icon po siya, parang perpetual help. Pero ito eh, medyo mas gawa po sa tiles imbis na painted. Diba no? Parang ano po siya, no? May parang tiles yung dating niya. Ang pangalan po ng imahe na yun ay Salus Populi Romani, the protectress and salvation of the Roman people. Ito po yun. Yun, yun na sa kaliwa. Ngayon po, paano po natin malalaman kung yan po ay talagang magiging ating pong tatanggapin at mamahalin? Kasi po, nagpadala po sila ng tapestry. Tama ba, Father? Tapestry? Ano ba siya? Parang picture. Nagaling po doon. So, pinadala po nila, nandito na kay Father po, at iluluklok po iyon. Saan bahagi po ba ng simbahan iluluklok? Doon sa going entrance, sa darating po na piyesta. So, yun po yung tanda nung bond, nung ating pong connection sa kanila. So, meron pong iluluklok na image. So, yan po, no? So, paano po ba naging special yung simbahan na yan? Kasi po, noong pong Middle Ages, nagkaroon po ng miraculous snowfall. Isipin po ninyo, ganito kainit. Summer. Diba, no? Tapos, doon sa lugar na yon sa Esquiline Hill, bigla na lang merong babagsak na snow. O, diba, no? So, yung pong birhen po doon ay nakilala po nung una as the Virgin of Snows. Diba, no?
Dahil po, yun po ay nagbigay ng tulong dun sa mga tao po sa Roma. Sa pagdaan po ng panahon, nung tinayo po yung simbahan doon ni Pope Liberius, nagkaroon po ng maraming miracles na nangyari sa simbahang ito. At ito po, karamihan po sa mga naging miracles na konektado sa Santa Maria Maggiore ay noong pong nagkaroon ng mga sakuna. Like, epidemic, pandemic, di ba? So, noong pong nagkaroon ng pandemic, saan po madalas pumupunta ang Santo Papa, si Pope Francis? Diyan po. Tapos, naging practice na rin po ng Santo Papa na every time na aalis po siya papuntang ibang bansa, hindi po siya papayag na hindi dadaan po sa simbahan po ng Santa Maria Maggiore. Ngayon po, para po magkaroon po ng tuloy-tuloy na pagpaalala tong simbahan po na ito, every August 5, anong petsa po? Pakiulit po. August 5, may sarili pong piyesta ang Santa Maria Maggiore. So dahil po kayo po eh kaugnay na po ng Santa Maria Maggiore, so kailangan po ay i-celebrate po ninyo ng maganda yung August 5. Ayan ha, ilagay nyo na sa kalendaryo nyo ha, August 5. So ngayon po, ito po yung naging Primary Marian Church. At dahil siya po ay primera iglesia na nagbibigay po noong Marian devotion. So nakapagbigay din po ito, nagkaroon po ito ng privilege para makapag-grant ng tinatawag nating special bond, yung spiritual affinity. So yung apat po na simbahan sa Roma na yon, yung apat na major basilica ay nakakapag-grant po nito. Pero ang may pinakamarami po ay itong Maggiore. Bakit? Kasi po, marami po tayong Marian shrines and churches. So talaga nga naman po pinupuntahan po ng mga tao. So, himay-himayin po natin. Special bond of spiritual affinity. So, pag sinabi po nating special bond, mayroon na pong ugnayan yung simbahan na ito at yung simbahan po na yon. So meron na po yan. Established na po yan. At dapat po, nagkakaroon po tayo ng common cause na parehas po tayong nagde-debusyon at parehas po tayong nagpo-promote. Ay, pinakamahalaga sa lahat. Parehas po tayong nagpo-promote ng devotion sa Mahal na Ina. Ngayon, ano po yung spiritual affinity? Ano ba ibig sabihin ng affinity? Diba, kapag po Tagalog, ay, meron pala akong affinity sa iyo. Meron pala akong relasyon. Ayan, may relasyon ako sa iyo. So, sabi dito, affinity refers to being related through a pact. Parang kasal. So, parang ikinasal tong simbahan na ito dun sa simbahan na iyon sa Roma. And this entails na meron na pong spiritual connection. Ano po ibig sabihin nun? Pagdarasal po nila kayo. So, ibig sabihin po noon, dapat pinagdarasal nyo rin po sila. Yung mga devotees po dun sa Roma. So, isa nga po dun sa mga affiliated churches po na na-encounter ko before, nilalagay po nila yun sa panalangin ng bayan. Pinapanalangin po natin ang lahat ng deboto ng Mahal na Birhen sa Roma. Tapos, we hope na sila din, pinagdarasal din po nila tayo. Kasi meron po silang registry. Meron po silang libro na nandoon po yung lahat ng mga simbahan ng Mahal na Birhen na konektado po sa kanilang basilika. Dito po sa Pilipinas, ilan po ang simbahang ito na mayroong ganitong special bond? So, tingnan po natin. Sa Manawag. So, siya po ang pinakauna noong 2011. Our Lady of Kaysasay. San po yun? Batangas. Tapos, Our Lady of Urani sa Bataan. Next,
Our Lady of Turumba, saan? Paki, Laguna. Next. Our Lady of Mount Carmel sa New Manila, medyo malapit, QC. Tapos, Our Lady of Charity ng Bantay sa Ilocos Sur. Yung malapit po sa Vigan. Yung simbahan po na may magandang bell tower. Yung niyugyug po ng earthquake last year. Next po, meron po pong isa pang simbahan. Actually, tatlo sila sa Bohol. So, yung isa ay yung Guadalupe de Extremadura. Medyo, ano po yun, masikat po siya sa gawi po na yun. Pero talagang very ano po itong birhen na ito, very powerful intercessor doon sa mga taga Bohol. Next, Our Lady of Mercy ng Novaliches. Ayan, medyo malapit. Tapos balik tayo ng Bohol, Our Lady of Assumption ng Dawis. Napunta na po ba sa Dawis? Yun po yung shrine ng Mahal na Birhen. Tapos doon po sa harap ng altar nila, meron po dong balon. Tapos meron pong, sabi po ng mga tao doon, may healing properties daw po yung water. Kasi kahit po nung nagkaroon ng earthquake noong 2013, hindi daw po na-contaminate yung tubig. Naiinom pa rin po ng mga tao. Next po doon, Our Lady of Light ng Loon. Yung Loon po, medyo nakilala po ito kasi ito po yung simbahan sa Bohol na talagang nung na-earthquake, ubus siya. Ang natira lang po ay isang maliit na image po ng Birhen ng Barangay po ata, yung hindi po ko nagkakamali. Tapos naitayo po nila ulit. Ang ganda-ganda po, ang laki-laki po ng simbahan. So, yun po ay ginawaran din po nitong special band. Tapos, meron po yung Birhen po ng De La Merced din, Our Lady of Mercy sa Tarlac. Tapos sa darating po na taong ito, gagawaran din po yung band ng Our Lady of Light sa Cainta. As meron po ata akong di na isama dito, this coming May 6 na po ata yon, yung Our Lady of Consolation sa Gindulman sa Bohol. So meron na po ata tayo, kung di ako nagkakamali, 13 or 14. Kayo po yung sunod. Ano po yung mga kailangan po na makita po ninyo sa May 12? Ito pong tatlong ito. Yan. Meron pong tatlong essential documents itong spiritual affinity ng isang simbahan. Una po, yung pong letter galing po doon sa archpriest. Kumbaga siya po yung kura paroko noong basilika. At ang kadalasan po ang mga archpriest po noong apat na basilika, sila po ay kardinal, obispo. So, dahil nga po marami pong pumupunta, obispo na ang kailangan pong maging kanilang pastor. So, si Cardinal Stanislaw Ralco. So, siya po yung nakapirma po doon sa inyo pong letter of acceptance bilang spiritual affinity. Sunod po doon yung diploma. Ayan o, makita niyo po yan, yung diploma po na yan. So, dito po makikita yung official designation na kayo po ay isa na pong member po ng affinity. So, ayan, nakalagay po yung kayo po ay distinct name of the spiritual band of affinity. Ngayon, ano po yung makikita po natin dito na medyo espesyal? Yun pong mga indulhensya na natatanggap po nung basilika po na yun sa Roma. Pag pumunta po yung mga deboto dito, matatanggap na rin po ninyo. Amen? Naintindihan po ba natin kung ano yung indulhensya? Ah, sige. Testing. Ano po ba ang nangyayari kapag tinatanggap po kayo ng indulhensya? Ano po yung nawawala? Ang sin po nawawala through confession. Pero ano po yung nawawala through indulgence? Ayan. Yung kasalanan, nawawala po yun kapag nangumpisal po kayo. Pero ano po yung nawawala sa indulhensya? Yun, tama si tita. Yung panandaliang parusa dahil sa kasalanang ginawa mo. Kaya nga po, meron po mga taong napupunta ng purgatorio. Na-save na po sila, pero meron pa pong kailangan pagdaan ng
pagsasakripisyo. Kasi yung parusa po hindi nawala. So yung mga pilgrims po na pumupunta dito, so alam po natin, dapat pagpunta po nila dito, meron pong paring nagpapakumpisal. Meron din pong pari na dapat nagminisa. Kaya po, pagdasal niyo po si Father na lagi po sila maging masipag. Kasi po, shrine po kayo, may special ban po kayo. So pananagutan po natin na maging pilgrimage church po talaga kayo. Na dumarayo po yung mga tao dito at nakakatanggap po sila nung special gifts. Ang tanong, kailan po sila pwede tumanggap nung special gift? So ayan, nakalagay po yun dun sa diploma. Ano-ano po yan? On the Feast of the Titular of the Liberian Basilica, August 5. O ayan, nabanggit ko sa inyo noon. Sunod, on the Feast Day of the Titular Church itself. So, ang patrona po natin ay kailan ang piyesta? May 12. Ito, maganda to. On all the solemnities of the Virgin Mary, Mother of God. Lahat. So, ano-ano yun? January 1. Ano pa? Oh, ano pa? Ano pa? Oh, kita nyo. Napaka-blessed ng simbahan ninyo. Palakpakan naman po natin ang mga taga-Muntinlupa. Next, once a year on a day chosen by the Christian faithful. Sabi ko po kay Father, pwede po yan ay isang anniversary. Depende po. So, kayo po magde-decide doon. Pwede nyo po yun ipa-decree sa obispo or pwede pong resolution po ng council. So, kung ano man po ang mapag-desisyonan. At ito, maganda po ito, yung panghuli. As often as pilgrims have traveled here by group. Ayan ha, inuulit ko. By group. Kasi kahit po kayo ay shrine, hindi rin po makakatanggap ng indulhensya ang mga deboto kung sila po ay hindi more than one person. So dapat po ay group. Kaya nga po, huwag po kayong tatanggi kapag may pumupunta po dito, bisita, iglesia. Kasi yun po ay group pilgrimage. Yung kunwari, yung pamilya, nakasakay sa van, pupunta rito, yun po ay group pilgrimage. Inaya po niyo yung kumare ninyo, o yung kaibigan ninyo, yung katropa ninyo, tara po, magdasal tayo dun sa simbahan. Yun po ay group pilgrimage. Kaya nga po noon, si Father Prostenorio sa Divine Mercy, meron po siyang slogan. Sabi po niya sa slogan niya ay, bring a friend to the shrine. Kasi hindi sapat na, ikaw lang. Kailangan merong kasama. So doon po natin maiintindihan na yung paglalakbay po natin bilang pilgrim, eh hindi lang po tayo. Hindi lang ikaw, hindi lang ako. Dapat ako, ikaw, kasama ang ibang tao. Kasi ang charitable work doon sa pagtanggap ng indulgence ay may nahikayat ka. May natulungan ka tungo sa daan ng kaligtasan. Amen? Opo, no? So sa susunod po na magpipilgrimage po kayo, huwag po kayong magpipilgrimage ng mag-isa. Dapat po may kasama. Kasi yun po ang nakalagay diyan. So sabi po dito, so it is granted to the shrine dedicated to Our Lady of the Abandon located in Muntinlupa in the Diocese of Paranaque. O yan ha, black and white. So hindi na po kayo magtataka. Ang sabi po dito, yung simbahan po ay nakaregister sa mga records ng basilika po na iyon sa Santa Maria Maggiore at meron pong hiwalay na dekreto para po dun sa indulhensya. Yun po yung pangatlong papel. Yan. Kasi po, ang nag-iisa na institusyon sa Holy See, sa Vatican, na nakakapag-grant ng indulhensya sa labas ng mga normal na indulhensya ay ito lang. Yung Apostolic Penitentiary. Pakiuli nga po. Paki-Apostolic Penitentiary. Sila lang po ang may kapangyarihan mag-grant niyan.
So, may hiwalay po na dekreto bilang patunay na meron talaga kayo. Na kaya talaga ng simbahan ng majore na bigyan kayo niyan. So, unang dokumento, pangalawang dokumento, at pangatlong dokumento. Yan, tatlong pong iyan. So, ayan po, nakalagay po ulit kung kailan po nyo matatanggap yung indulgence. August 5, May 12, all the solemnities, once in a year, chosen by the Christian faithful, at whenever you go on a group pilgrimage. Every day, as long as by group. Okay. So, ano po ang gagawin natin para kayo po talaga maganahan kapag kayo po pumupunta sa simbahan? May ginawa po kami ni Father. Pakita ko na, no? So, sa darating po na May 12, i-install po yung apat na iyan doon sa may harap ng simbahan. Yan. So, mababasa na po ninyo yung mga patunay. Una, na kayo po ay isang parokya dedicated to God through the liturgical rite. Pangalawa, kayo po ay naging Archdiocesan Shrine noong 1996. Pangatlo, na yung imahin po ninyo ay may pontifical coronation. At pang-apat, na yung simbahan po ninyo ay mayroon pong special bond of spiritual affinity. Mahalaga po yan kasi hindi naman po alam ng mga pilgrims yan. Sino po magtuturo sa kanila na may mga ganyan po kayo? Kayo. Kasi alam po ninyo. Kaya po mahalaga po na umaten kayo ng seminar na to. Sabi po nila ay naka-live daw po ito. Kaya naririnig din po ito ng mga deboto sa kanilang mga tahanan. Yung mga interesado po dito sa Birhen Inang Mapag-ampon. So, ito po, yung sinasabi po nating image, kasama din po iyan doon sa tatlong dokumento, i-install din po doon sa simbahan. Kaya kapag po yan, pinuntahan, kayo po dumaan po diyan, pagpasok nyo ng simbahan, simula po na ma-install po yan, baka naman po hindi man lang po ninyo dasalan at puntahan, hawakan nyo man lang po, magbigay galang, di ba? So, nandyan po iyan para doon. So, ang tawag po sa kanya ay Salus Populi Romani. Pakulit nga po. Okay. The protectress and health of the Roman people. Siya po ang tanda na mahal po ng simbahan ng Roma ang mahal na birhen. Kaya po dapat mahal din po natin ang mahal na birhen. Kaya nga po ang ating Santo Papa, hindi po talaga tumitigil na dumalaw diyan. Saan pong bansa galing ang Santo Papa na itong nakaraang linggo? Alam niyo po ba kung saan? Hungary. So, dumaan po siya dyan. Lumagpas na daw po ng 100 times na siya po dumaan dyan. Noon nga pong 100th anniversary, nag-celebrate pa sila. Merong ginawang garland dun sa gate na kalagay, Pope Francis 100. Kasi pang isang daang beses na po niyang dumalaw. Ngayon, ano po yung ginawa po nating simbolismo para lagi po ninyong maaalala yon? Yun po yung ating emblem. Diba, nilaunch po yan? Kailan po nilaunch yan? Noong January, ano Father? January 1 ba? January 1. So, makikita po natin yung tanda po ng imahen lang Nuestra Señora de los Desamparados de Muntinlupa. So, yung A and M. Actually, kung tutuusin, hindi po siya A&M lang, kundi yung talagang buong pangalan ni Maria. So, ang tawag po nila dyan ay Auspice Maria or the Monogram of the Virgin Mary. Tapos, meron pong puso dahil po ito po yung tanda na siya po ay talagang lubos ang pagmamahal para sa lahat po ng tao bilang reyna ng langit at lupa. Kasunod po doon yung heritage niya bilang inang mapag-ampon. So, meron po doon yung para siyang lozenge, para po siyang diamond na may kulay dilaw at kulay pula. Kasi po, yung Our Lady of the Abandon, saan po galing yung debosyon na yan? Alam niyo kung saan? Saan sa Spain? Valencia. O, di ba, no? So, alalahanin po niyo yung, ano yung, diba meron yun yung kinakain na parang kakanin? Yung parang ano, rice meal. Valencia. So yun po, no? Alalahanin po nyo yung Valencia. Doon po galing ang Our Lady of the
abandon. So kasama po iyon sa symbols. Nandun din po yung susi, kasi po yung pong susi ay tanda ni Saint Peter, na tanda po na Santo Papa. So ibig sabihin yun po, kayo po ay pontifically crowned. So yun po ang ibig sabihin nun. Nandyan din po yung simbolo ng Diocese of Paranaque. At saka po, meron po tayong special tribute sa ating Bishop, si Bishop Jesse. Kasi meron po doong yung tungkod po ni Jesse. Tapos po, nandyan din po yung papal symbols. So, nabanggit ko na po kanina yung isa. As yung isa po ay yung title po ng Santa Maria Maggiore in Latin. Sacrosancta Papalis Basilica Liberiana. So, the most sacred Liberian Basilica. Tapos po, may dalawang date, 1863, noong tinatag po ang inyong parokya, 160 years ago. At saka po yung 2023. Na nagawaran po kayo nitong dalawang magandang blessings ng pontifical coronation at saka po ng special ban. So ito po ang dalawang biyaya po na ito. Ito po ay blessing. Blessed po kayo. Pero, laging alalahanin, ang lahat ng dagdag na titulo, ang lahat ng dagdag na biyaya ay may dagdag na responsibilidad. Kapag po wala ang responsibilidad, hindi po nasulit ang biyaya. So, kayo po na narito ngayon, tayo po ay nagpapasalamat bilang isang pamayanan, pero at the same time, ihanda po natin ang ating mga sarili. Sana po pagdating ng panahon, kasama po kayo sa pag-ikot ng imahe ng Mahal na Birhen sa Holo. Sa sige, kahit Batangas. O yan, okay, Batangas. Batanes. O, Batanes daw. Batanes daw. Ibabangka po natin yung birhen papuntang Sabtang. Okay, no? So, tayo po ay magtulong-tulong na maging mga kapwa, hindi lang po devotee, kundi promoter. This is our time not just to be devotees, but to become promoters of the devotion that we all love, the devotion to Our Lady of the Abandon, Inang Mapag-ampon. Amen? Palakpakan po natin ang Mahal na Birhen. Okay, so muli, maraming salamat kay Brother Kendrick. So at least, ngayon po nabigyang linaw, no, yung ibig sabihin ng titulong ipinagkaloob sa atin, no, yung canonical coronation, pati rin po yung bond of spiritual affinity. Ito po ay hindi lang titulo, kundi ito ay mga tanda ng ating pagmamahal sa mahal na ina at tanda din ng ating misyon. No? Misyon na ipalaganap ang debosyon sa ating patrona at mailapit ang maraming tao kay Jesus sa tulong ng kanyang panalangin. Kaya muli, maraming salamat, Brother Kendrick, no? Maraming salamat. Siya po talaga ay very instrumental, no, para ma-grant po yung itong mga decrees natin, no? Tumulong po talaga siya, no, sa ating every step, no? Kaya sa paggawa po ng mga documents, pag-gather po ng mga testimonies at ng mga dossier para ito ay maipadala sa Roma. So, thank you very much, Brother Kendrick, at sa iyong mission, no, na tumulong sa iba't ibang simbahan para mapalagaan ang debosyon sa Mahal na Ina. Palakpakan po muli natin si Brother Kendrick. Okay? So, bila po ating closing prayer, tayo po ay tumayo at alay po tayo ng isang awitin, no, sa ating Mahal na Ina Mapag-ampon. Awitin po natin ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. Ad eclamamus, exules filii Eve,
at desuspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, os dende. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na dumalo ngayong gabi at tayo po ay nasa first day pa lang po ng ating Novena Mass. Bukas po ang ating second day. Ang magmimisa po ay si Father Rene Lagaya, no? Salesian priest, no? Siya po ay naging guro ko, no? Ako ay nag-aaral sa seminaryo. So, magkita-kita po muli tayo bukas, no? At sa ating Fiesta Day, May 12, 10 a.m., yun po ang misa pangungunahan ng ating Papal Nuncio, Most Reverend Charles Brown, at ang ating mahal na obispo, Most Reverend Jesse Mercado, kasama ang mga kaparian ng Diocese of Parañaque. So, salamat po at maingat po kayo sa inyong pag-uwi.